Tinumpay mula sa libingan at hininalang ginahasa. Ganyan ang sinapi tumano ng babaeng namatay matapos manganak sa Karkar, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Laking gulat ng mga sepulturero na makitang nakalapag sa sahig ang kabaong ng kalilibilang nilang 22 anyos na babae sa Karkar, Cebu. Ayon sa sepulturerong si Mang Artemio, Sabado ng hapon nang ilibing ang babaeng pumanaw dahil sa komplikasyon sa panganganak at Linggo ng umaga na makitang nakababa ang kabaong. Pagkakitaan ako sa lungon, nang makita ko yung kabaong, narattle at natakot ako. Sabi ko sa kabaong, "Uy, bakit nandiyan ka? Bakit ka bumaba dyan? Nasa itaas kasi yung pinaglibing namin." Pagtingin ko, sira na ang kabaong. Ang mas ikinagulat pa nila, wala nang saplot ang bangkay sa loob ng kabaong. Kaya hinala ni Mang Artemio, ginahasa ang bangkay. Ipasusuri na ng mga pulis ang bangkay para makumpirma yan. Posibleng aabutin pa raw ng buwan bago lumabas ang resulta. Pero ayon sa Karkar City Police, malabong nagkaroon ng penetration kung ginahasa nga ang bangkay. Nanikas na yung bangkay. So even yung mga muscles niya, hindi mo na magalaw. So it's very impossible na even yung kanyang ari is kaya pang mag-open just to have a penetration doon sa kung totoo man yung haka-haka nila. May person of interest na ang Karkar City Police sa insidente. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng pamilya, ngunit mas minabuti nilang wag nang magsalita. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.